Hi mga BB! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa na naman ako ng swatches guys. And yung gagawan ko ng mga swatches ngayon is yung mga 3CE Style Nanda Velvet Lip Tints. Oh my goodness! Yung literal na parang lumabas yung puso ko sa labas ng katawan ko. Lumabas yung puso ko sa labas ng katawan. Basta parang lumabas yung puso ko. Na sobrang excited ako kasi lahat ng shades pinadala ng Caris guys. So thank you so much Caris. And kung para man akong sinampal sa blush ko, dahil nireview ko yung Luna Clay Blush guys. Anyways, huwag nyo na lang pansinin yung blush ko dyan. Yung ifo-focus natin ngayon or yung Ewan ko, sobrang happy ko lang na pinadala nila lahat ng shades. Hindi ko kasi in-expect na lahat ng shades ipapadala nila. Akala ko isang shade lang, ganun. Pero lahat pinadala ko. Eh, hindi ko ito palalampasin. Gagawa ko talaga siya ng video. Ewan ko kung narinig nyo na to somewhere, guys. Pero lagi ko itong nakikita sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube. Lahat na talaga. Pero yung pinakauna kong nakitang nag-rave talaga dito is si Ray Hermar. Alam nyo naman, sobrang ganda nung batang yun, guys. Lalo akong na-intriga dito kasi sobrang ganda talaga sa kanya. And sobrang gustong-gusto niya. Gusto nyo makita yung swatches ng lahat ng mga lip tints na to? Please keep on watching. Magsimula tayo sa packaging, guys. Ayan yung itsura ng box. Matte na matte yung box niya. And I believe kung anong kulay nung nasa box, yun din yung kulay nung lip tint itself. Oh, ayun. Ganyan yung itsura ng Velvet Lip Tint, guys. Ayan, dyan sa gitna yung logo. And then meron siyang sticker sa gilid para sealed talaga siya. Dito sa baba is yung shade name niya, which is ito, Best Ever. Tapos nakalagay, Made in Korea. So, the way I open it, tinitwist ko lang and then nakukuha naman yung seal agad-agad. And then, ganito yung itsura ng low foot applicator niya. Tingnan natin kung nabe-bend-bend. Hindi siya ganun ka nabe-bend-bend. So, while in-open ko to guys, ang dami kasi nila, 8 shades at ito. 8 shades all in all, medyo marami. Kung gusto nyong bumili ng ganito guys na authentic, ilalagay ko yung link sa description box kasi alam ko meron ding mga nagkakalat na fake na ganito. So, mas mabuti na yung original talaga yung mabili nyo. Anyways, okay, magsimula tayo sa swatch. Buburahin ko muna yung lipstick na meron ako. Again, ito yung ano, Luna na fake. First shade is Near and Dear. Ooh. Velvet lip tint nga talaga to kasi para siyang mousse. Pero para na tong lipstick, no? Kasi mousse siya. Naamoy ko siya. Kahit nilalagay ko lang siya sa lips, naamoy ko siya. Mabango, parang vanilla. Ang ganda. Honestly, para sa akin, parang hindi siya lip tint, guys. Para siyang liquid lipstick. Ay, hindi siya liquid. Para siyang velvet lipstick. Pwede nga siyang lipstick lang talaga. Again, this is in the shade Near and Dear. Nagamit ako ng makeup wipe, guys. Tingnan natin kung madali lang siyang burahin. And madali lang siyang burahin. Alam ko na bakit maraming may gusto dito. Lip tint siya, pero hindi siya water-based. So, pag hindi water-based yung lip tint, tapos yung lips mo natural na dry and flaky and may mga linya katulad ko, kasi natural na sa akin itong mga linya and sobrang dry talaga ng lips ko, magugustuhan mo talaga yung mga lip tints na ganito. It's the main reason why tumigil ako sa paggamit ng mga liquid na lip tints kasi sobrang drying nila sa lips ko talaga. Hindi siya kinakaya ng lips ko. Now I know, ngayon pa lang, kung bakit siya nagustuhan ng iba kasi hindi siya drying na lip tint. Okay, tama na ang chika, besh. Next shade is Pink Break. Lagay lang ako ng konting fondant. Ang sarap niya kasi sa lips. Ay, kung malalagyan ko lang talaga yung lips nyo para ma-feel nyo. So far, ito yung mas gusto ko itong shade na to. Mas bet ko itong shade na to kesa dun sa una. Pero maganda pa rin naman yung isa. Oh my God, plano ko pa namang ipamigay yung iba sa mga kaibigan ko. Pero ngayon na natry ko siya, parang hindi ko siya gustong ibigay. Padamot! Ay, ang ganda. Gusto ko to, bet ko to, hindi ko to ibibigay. Dito naman tayo kay New Nude. Hindi ako ganong nagsusot ng brown, pero tingnan natin. Ah, okay. Hindi naman pala siya ganun ka-brown. Uy, maganda din siya. Ganda din niya guys. Hindi siya ganun ka-appealing dito sa bottle niya. Parang kung makikita ko to sa stores, hala, bibilhin ko to. Hindi siya ganun. Pero pag nilagay mo na siya sa lip, ganda naman pala siya. Pag fini-feel mo sila, pag ginaganon mo, sobrang lambot talaga guys. As in, sobrang lambot sa lips. Para bang may unan ka sa lips, ganun. Next shade is Going Right. Ah, okay. Ayun.
Ganda din. Hindi ko nilalagyan talaga yung buong lips ko, lalo na sa, oh my god, yung sipon ko tumutulog. Sorry. Hindi ko siya nilalagay sa buong lips kasi pigmented yung lip tint na to. Pwede mo siyang ispread using your lips din. Maganda din to. Hashtag going right. Okay, next shade is hashtag save me. Lalagay ko muna siya sa gitna. Ay, hindi naman pala siya ganun ka-loud. Akala ko magiging ganito talaga siya ka-loud. Uyek. Boom! Orange! Sige naman pala. Sige, lagay ko na lang siya sa whole lips. Maganda pa rin naman siya, guys. Hindi ko lang to bet. Hindi ko bet yung shade na to. Pero yung formulation niya, ganun pa rin. Sobrang velvety, sobrang mousy, sobrang ganun. Next, sa shade, hashtag childlike. Lagay ko siya, ilagay muna sa center. Yan, di ba? Magaganda yung mga ganito, yung mga darker shades. Kung hindi nyo bet na ilagay all over the lips na magmukha na talaga siyang yung regular lipstick, pwede mo siyang ilagay sa gitna, tas blend din. Gradient lips. Ganyan siya all over the lips. O, di ba? Sabi ko sa inyo, red na red. Okay, second to the last shade, hashtag best ever. Mas dark siya kesa dun sa childlike. May sugat ako, guys, ha? Huwag yun na lang pansinin kasi nasugat siya kagabi. Ang ganda nyo rin pang gradient lips. Ayan, sobrang dark na niya. Pag nilagay mo siya all over your lips, sobrang dark na niya. Pero pag gradient lips, medyo lighter siya, which is good. Last but not the least is hashtag private. Lagay ko muna siya sa gitna. Ay, ito bed na to. Kaya yung itsura niya pag gradient. Lagay natin siya all over my lips. Alright. Maganda to. Sa lahat siguro ng mga dark shades na natry ko, ito yung pinaka-bet ko. Medyo hindi nga lang magkapareha sa bata at saka sa lips, pero... Alright, susuotin ko yung pinaka-bet ko na shade, si Pink Break. Those are all the swatches nitong 3CE Style Nanda Velvet Lip Tint. First impression, sobrang komportable niya sa lips. Sobrang lambot niya sa lips. Sobrang gaan niya sa lips. Sobrang dali niyang i-apply. Sobrang kasundo niya yung dry lips ko. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Magkakasundo sila ng dry lips ko. Pag mga ganitong type of lip tints na velvet, mousy, hindi water-based, hindi siya pumapasok dun sa lines ko. Para lang talaga siyang lipstick na sobrang komportable sa lips. Wala akong masabi sa kanila, guys. Sobrang gaganda nila. Siguro yung parang con lang dito is yung price niya kasi for sure, medyo may kamahalan to kasi nga 3CE siya. Pero again, if you have dry lips and naghahanap kayo ng lip tint na sobrang komportable and hindi nakakadry ng lips, I highly recommend this. Magugustuhan nyo to. Itong mga darker shades, based on my own preference lang, hindi ko sila ganun kabit. Hindi to yung mga shades na alam kong susuotin ko. Dito ako sa mga nudes or sa mga lighter shades kasi alam ko ito yung mga shades na alam kong susuotin ko. So ito, ibibigay ko na lang sa mga kaibigan ko na mahilig sa mga ganitong shades. Tapos, ikikip ko tong apat, guys. Again, yung mga nagustuhan kong shade is, first is yung suot ko, which is hashtag pink break. Ayan siya. Next is itong new nude, yung parang peachy-peachy. Tapos, next is si going right, yung parang brown-brown. Next is si near and dear, yung lightest shade naman. Ayun, those are all the swatches. I hope nagustuhan nyo tong video na to and I hope nakatulong tong video na to. Again, guys, kung interesado kayong bumili ng ganito, or kahit ay man lang yung isang shade ng 3CE lip tints, ilalagay ko yung link sa description box. Kasi pag yung link na yun yung ginamit nyo, magkakaroon kayo ng discount or makakakuha kayo ng malaking discount from buying these. Thank you so much for watching. I hope nagustuhan nyo tong video na to. And if you did, please don't forget to like this video and comment na rin kayo below. Thank you so much for watching. I'll see you soon and daghang salamat mga bibi. Bye! I don't know what it is, really got that drown.